Makikita nyo mga idol na talagang sobrang ganado palagi sa pagkain yung ating mga alagang kambing, maging yung mga bisiro nila. At kahit mga idol yung mga inahin nating baka, talagang makikita nyo ang gaganda ng katawan, ang gaganda ng mga gatas nila, dahil sa pagkain natin na talagang the best at napakaganda para sa ating mga alaga. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Usapang pakain tayo mga idol sa ating mga alagang baka at kambing. At ngayon nga po is pag-uusapan natin kung paano po kami nagtatanim at paano namin napadami ang aming mga kumpayan, ang mga ipil-ipil. Yan mga idol, makikita nyo marami rin kami sinubukang pakain kahit hanggang ngayon may mga tanim po kaming mga napier grass na pinapakain dati sa aming mga alagang baka. Kumbaga yan lang po kasi pag naitanim hindi na po namamatay. Hanggang sa nagtagal nga mga idol na alaman namin, na discover namin na kung ano po yung naging mabuting pakain at nakaganda, nakatulong sa amin ng malaki sa aming mga alagang baka para maging mataba at maging maganda yung mga paanak nila. Isang nakatulong po itong ipil-ipil. Sa pagtatanim namin mga idol ng ipil-ipil, bala ang tinatanim po namin is buto. Makikita niyo mga idol, ganyan po kami magtanim ng ipil-ipil, nakahilera po sa pagitan ng aming mga saging. Sa una po kasi, natatanim kami ng mga saging, kinakaingin namin yan. Tapos may kasabay po ng ipil-ipil, may tanim din mga saging. Kasi medyo matagal din po bago lumaki ang ipil-ipil. Halos na sa 6 na buwan mga idol, bago po yan pwedeng talasin, pwedeng tabasin, o pwedeng ikumpay sa alaga nating baka. Sa pagtatanim namin mga idol ng ipil-ipil is para lang po kami nagtatanim ng mais. 3 buto kada isang hukay, tapos may pag-ita na 1 metro. Naitanim din nun mga idol o nasibol din minsan yung pagkasanga po yung itinanim natin. Pero hindi ko po masyadong sinasuggest yun, kaya ang sinasuggest ko po itong buto para mag-ugat ng maayos at sumibol ng maganda yung itatanim natin na nabuto ng ipil mga idol. Alam nyo mga idol, itong ipil-ipil napakadali pong mabuhay kasi kahit saan pong lugar makikita natin talagang may makikita tayong mga ipil-ipil, kahit pumunta tayo sa mga bayan, sa mga city o kahit sa mga loob ng mga school, makikita natin na minsan may ipil-ipil na nabubuhay at talagang napaganda po nito para sa ating mga alagang baka. Makikita nyo mga idol, meron din kami mga napir, napaganda po ng aming mga napir, mga hybrid na rin po, pero talagang yung pinapakain po namin at gusto ng aming mga alagang baka is yung ipil-ipil po. Yung pong bunga niya nung ipil-ipil is nagsisilbing purga na rin po sa kanila. At talagang pag yan mga idol ang binigay namin kumpay o pakain sa aming mga alagang baka is talagang said na said, halos walang tira. Ganadong ganado po sila sa pagkain. Kahit mga idol yung mga alaga nating kambing, talagang magaganda ang katawan. Kasi yan din po yung pakain natin, ipil-ipil lang din po. At wala po tayong ibang pinapakain sa mga yan. Dahil nga po napaka napaghandaan natin o napakalawak po nung taniman natin ng legumes na to, ng ipil-ipil. Kaya kumbaga wala po tayong problema kahit madami yung ating alagang kambing at madami yung ating alagang baka. At tips ko sa inyo mga idol, kung halimbawa magtatanim kayo ng ipil-ipil, itaon nyo po na medyo na ambon o kaya medyo na ulan, o kaya pagkatapos ng ulan, yung basa mga idol ang lupa para madaling sumibol at tuloy-tuloy yung pagsibol. Kumbaga hindi ko rin sinasuggest mga idol yung magpupunla ka pa tapos ililipat mo. Mas maganda mga idol is diretsuhan na po yung pagtanim natin para diretsuhan na pong sisibol yung ating halaman, yung ating buto. At yun nga mga idol, kahit nga po itong ipil-ipil is itanim natin yung mga sanga, is sumisibol din. Kung halimbawa magbabakod tayo, pwede po nating gawing pinakaposte ng bakod o nung
nung boundary, nung halimbawa nung kulungan natin o kaya nung mga nung lupa natin, pwede nating gawing pinakaposte yung sanga ng ipil-ipil. Sumisibol din po yan. At ang suggest ko sa inyo mga idol o tips ko po sa inyo is yung ang magtanim po kayo kapag basa ang lupa at napakabilis pong sumibol yan. Sa edad mga idol na 6 na buwan, pwede na po yung kumpayin, pwede na pong ipakain sa ating alagang baka. At makikita nyo mga idol, ang aming mga baka talagang napakaganda ng katawan. Kahit po mga bagong anak, parang mga hindi nang anak. Gawa nga po ng legumes na napakagandang pakain natin. Sabi nga mga idol, itong legumes is parang karne, kumbaga sa tao, tapos yung damo yung kanin. Eh ito lang mga idol, yung pinapakain natin sa ating mga alaga, kaya parang nakakarne lagi yung ating mga baka at kambing, kaya ang gaganda po ng mga katawan nila. Alam nyo mga idol, minsan kasi meron lang tayong pagkatamad kasi itong ipil-ipil, napakadali lang po nitong itanim. Kahit saan lugar nga makakita ka nito, kung halimbawa may buto ka nga, isabog mo lang. Halimbawa na ulan-ulan, isasabog mo lang. Talagang sumisibol sila mga idol. At kaya nagkapala na rin yung ipil-ipil namin, yung iba nga pinapatay din namin. Kasi nga po, pag lumaglag yung buto niya, sumisibol lang kusa. Napakabilis mabuhay mga idol nitong ipil-ipil. Minsan talagang tamad lang tayo o hindi lang talaga natin pinaplano kung paano yung ipapakain, yung kung ano ating ibibigay sa ating mga alaga. Kumbaga hindi tayo naka-ready mga idol. Minsan nga pupunta tayo ng halimbawa ng bayan o kaya ng isang lugar, makikita natin may ipil-ipil, mapapasabi na lang tayo na sana'y nagdala ako ng gulok at kukumpayin ko to para maibigay sa akin baka. Pero kung tutusin mga idol, napakadali lang po magtanim nito. Kaya may suggest ko sa inyo mga idol, kung halimbawa baguhan ka o napaplano ka pa lang na magsimula mag-alaga ng livestock katulad ng kambing, baka, tupa, ay tamang-tama sa'yo yung topic natin sa araw na ito. Napakalaga mga idol na planuhin at pag-aralang maigi ang tamang forage at magandang klase ng ipapakain natin bago tayo bumili ng hayop na aalagaan. At laging dapat nating isipin, dun dapat tayo sa makakatipid tayo, yung matipid na paraan. At lagi po nating tandaan na sa pakain natin nakasalalay ang tagumpay natin dito sa pagbabaka at pagkakambing. Kung may maganda tayong pakain at nakaready na nandyan lang, mas mapapabilis po ang pagkita natin at maiwasan po natin yung malaking pagkalugi. About naman mga idol sa pagpapadami nitong ating mga ipil-ipil, dapat iwasan po natin na nakakain lagi ng kambing yung mga suloy ng ating mga kumpay. Kasi madali, minsan po namamatay po yung ipil-ipil kapag halimbawa yung mga suloy lagi pong nakakain ng ating alaga, lalo na po nitong kambing. Talaga napakabilis pong mamatay ng ipil-ipil kapag yung mga suloy nila is laging gata nakakain ng kambing. Tas yung minsan po kayo minsan po kasi yung mga kambing nagtatalo po ng balat niyan, kaya nagiging dahilan po para mamatay yung ating tanim na ipil-ipil. At mga idol, nakapagpadami kami ng mga ipil-ipil, isa pa rin pong tips ko sa inyo para dumami yung ipil-ipil nyo at hindi magkanda matay yung tanim yung ipil-ipil, dapat lagi pong hawan, walang mga baging-baging na nakalambitin sa ating mga ipil-ipil. At sigurado pong gaganda talaga, makakapagpadami kayo nito. At take note lang mga idol, hindi po kami gumagamit ng kahit na anong abono o mga chemical para gumanda, lumago yung aming mga tanim na mga kumpay. Wala po, dahil nga po ang gusto po natin dito sa ating bakan is matipid, wala tayong gastos, kaya hindi po kami gumagamit ng abono. Isa pa mga idol, kagandahan dito sa ipil-ipil, isang taniman lang po is talagang pangmatagalan nyo na pong mapapakinabangan. Lumalaki po yung puno nila. Habang lumalaki mga idol itong puno ng ipil-ipil, lalong dumadami yung dahon at gumaganda lalo.
Kaya minsan kung halimbawa may tanim ka nito at medyo may edad na, sa edad na 3 taon, napakalalaki na niya, napakaganda ng magbigay ng dahon. Makikita niyo mga idol, dati may mga sagingan niyan, pero ngayon ipil-ipil na lang po yung natira. Halos namatay na o nawala na yung mga saging natin, pero yung mga ipil-ipil po natin is nandyan pa. Talagang napaganda ng legumes na to, sumasabay sa kahit anong uri ng klase ng damo o mga pananim, hindi po agad talaga na mamatay. Kumbaga sa padami, sabi ko sa inyo mga idol, pag halimbawa nagbungahan po yan o kaya may nahulog na sila ng mga buto nila kapag umitim na at nahulog dyan, minsan kasi yung mga ipil-ipil natin mga idol sa sobrang dami, hindi rin po natin nauubos. Kaya pag sumibol po yan, sobrang dami yung iba po, pinapatay na namin. At kagandahan mga idol, pag halimbawa dumami na po talaga to, is talagang hindi umubra yung damo, halos namamatay na kasi hindi po sila makasibol ng maayos, gawa nga po ng sobrang lago ng ating mga ipil-ipil na tanim. Tanda natin mga idol na itong ipil-ipil is hindi po nakakasama. Kahit magbigay po tayo ng madami sa ating mga alaga, buntis, bagong kasta, bagong anak, dumalaga o tureting baka, kambing, bisiro, wala pong problema. Ang masama mga idol is yung wala po tayong may pakain sa ating mga alaga. At sa isa pa mga idol nga pala, kung halimbawa yung sa ipil-ipil mga idol, bawal kung halimbawa talbos pa lang, o halimbawa pinutol natin tapos may mga talbos ng ipil-ipil, huwag po tayo magbigay ng talbos o yung bata pa lang na suloy, kasi minsan po nagiging dahilan po yon ng pagtatay ng ating mga alaga, siguro mapait-pait din. Tapos yung mga idol, yung madilaw na dahon na ng ipil-ipil, minsan po kasi yan, yung sabi ng tatay ko is parang dumi ng insekto. Na pag halimbawa tumama sa ipil-ipil, namamatay po, naninilaw yung dahon, naglalaglaga na lang basta. Pata ganun, pwede mong putulin na lang yung puno sa gitna ng ipil-ipil at para sumuli po ulit ng bago. Huwag po tayo magbigay ng madidilaw na dahon sa ating mga baka at yun po ay makakasama rin sa ating mga alaga. Yung maitim-itim o malagkit po na dahon ng ipil-ipil, huwag din po nating ibigay sa ating mga alaga. Kasi minsan po tumatama yun sa mga sakit, pangkaraniwang sakit ng ipil-ipil yung ganon. Yung nangingitim po yung dahon, naglalagkitan. Pero nangyayari lang yun mga idol, kung halimbawa sabi ko nga, hindi malinis o hindi hawan, hindi natin tinatabasan yung ating kumpayan, is ganun po talaga ang nangyayari. Sa amin mga idol, minsan lang na, siguro nangyayari yung mga hindi namin natatabasan, pero dun po sa mga talagang sa kumpayan namin na malinis talaga, hindi po nangyayari na ganun na naglalagkitan po yung mga dahon. Minsan lang mga idol mangyari yun, kaya kumbaga hindi natin kailangan mag-spray ng mga gamot pa para sa ating mga ipil-ipil, baka lalong makasama sa ating mga alaga. Makikita nyo mga idol, yung kumpayan natin napakalago, talagang ready, kaya ang ating mga alaga, kambing man o baka, is matataba. Ito mga idol, bali itong kumpayan na to, nasa gilid lang ng kulungan ng kambing natin. Ayan, meron tayong napier. At syempre yung ipil-ipil na napakalago din para sa ating mga alaga ng kambing naman. Andito lang sa gilid, kaya kumbaga wala tayo talagang ka-stress-stress o kumbaga ka-worry-worry na magugutom yung ating mga alaga. At talaga namang kapag halimbawa itong ipil-ipil ang bigay natin sa ating mga kambing at baka, ay talagang gustong-gusto nila. Kumbaga wala pa yata kaming naging baka o naging kambing na hindi gusto ng ipil-ipil. Talagang kahit yung mga bago namin bili, siguro yung iba nag-a-adjust lang 2 araw, 3 araw, pero pag halimbawa mga nakisang linggo na, ay talagang ang tatakaw ng kumain ng pagkain namin. Kaya kumbaga, ito yung napili namin na talagang pagkain sa aming mga alaga. At meron natin kami mga idol na tanim ng mga napier. Yan po ay hindi naman namin din pinatay para kumbaga magkulang at sobrang dami na ng ating alaga, kumbaga talagang nakaready pa rin. Napakahalaga mga idol na dapat lagi tayong may nakahandang kumpay o pambigay sa ating mga alaga. Dahil mga idol, tandaan nyo yung pagkita natin dito sa pag-aalaga ng kambing at saka ng baka, kapag mataba po yung alaga natin at pinagbili natin, dun po
talaga kikita tayong maganda. Kahit pa po anong lahi ng ating alagaang kambing o baka, kung halimbawa payat o hindi maganda ang katawan, is hindi po natin mabebenta ng magandang presyo. Babaratin lang tayo ng mamimili pag halimbawa ang ating alagang kambing o baka is payat. So mga idol, hanggang dito lang po muna yung topic natin for today. Maraming maraming salamat po. Sana makatulong po sa inyo yung naging topic natin ngayong araw na ito. Para po sa mga mahihilig dyan sa kambing at baka, mabuhay po kayo. Please like, comment,